Hello mga boss, welcome to another video. So today yung plan namin is to explore yung gravel roads dun sa ilalim ng NLEX Viaduct. So yung NLEX Viaduct na yun sa Palit, Pampanga siya. Plan ako nung route kagabi and mga yung magiging total ride is 50 kilometers round trip. Although hindi factored in dun yung gravel road dun sa ilalim ng viaduct. Bakit kaya may ganun daan dun, boy? Siguro ano, dahil sa mga kami dun, may mga ano, basta na mga camping sa mga itik yata, itik no? So after 1 hour of riding, nandito na kami sa Pampanga area. So I think mga 15 minutes na lang siguro, nandito na kami sa lalim ng viaduct. After 10 to 15 minutes mula dun sa arko ng Pampanga, nandito na kami ngayon sa ilalim ng viaduct. So huminto lang kami sandali dito sa may parang bypass road dito. So puntaan lang natin yung dulo nito. Makikita naman siguro yung dulo dun, dead end naman ata, no? Nung pumunta kayo dati, dead end sa yung... sobrang ano pa to, wala pang palo, puro putik pa lang. Tapos, hanapin natin yung daan pa puntang Pulilan para doon na tayo lumabas. So, rinig na rinig dito yung mga dumadaan ng mga kotse. So, swabe lang yung gravel road dito, hindi kasing bato nung... Inaana namin na trail papunta dun sa New Zealand sa San Ildefonso. So perfect na perfect to para dun sa mga newbie na gravel rider or newbie trail rider katulad ko. So na-reach na namin yung dulo. Tinatry lang namin mag-explore dito sa palayan na nakita namin dito. Yun talaga yung maganda sa gravel riding. Kung road bike yung gamit ko, hindi ako makakarating sa mga ganitong area. Enjoy mo lang yung nature and wala kang kasabay ng mga kotse. Yung tahimik pa yung lugar. Ang sarap dito. Pwede natin balikan to. Nandito na kami ngayon sa daan pabalik. So kakatapos ko lang maglinis ng bike after nung ride namin kanina. And oh nga pala, naka 58 kilometers ako in total. So sabi ko 50 kilometers lang, pero nasa 8 kilometers din pala yung inikot namin doon sa ilalim ng viaduct. Tulit naman yung nag-iikot namin doon, although inabot na kami ng init nung pabalik na, kaya medyo nasunog ako. So bago ko tapusin tong video na to, ipapakita ko nga pala sa inyo yung bago kong bili na seat post. So kung natatandaan nyo dun sa unboxing video ko, sabi ko okay na yung seat post na kasama ng frameset. Kaya lang, kailangan ko siyang palitan. Pansin ko recently sa mga picture ko sa bike, yung position ko. So napansin ko na medyo mahaba pala para sa akin yung offset. So yung reach ko is mas mahaba kaysa dun sa ideal reach na gusto ko para dito sa gravel bike. So bumili ako nung aluminum na Richie na seat post.
sa Build Cycles QC. So shoutout nga pala sa mga staff nung Build Cycles QC, ang babait ng mga tao dun. Yung nabili ko is 27.2 na seat post and 400mm yung haba niya. Ang bibilin ko sana talaga is yung with zero offset, kaya lang sabi nila matagal na silang hindi nagkakaroon nun, and karamihan ng mga meron na zero offset is puno carbon. So yung binili ko na lang is yung, hindi ako sure, hindi rin nila sure kung gaano kahaba to, pero ito na yung next sa zero offset. Hopefully magkakaroon ako ng konting weight savings dito sa bike dahil dito sa seat post na to, kasi feeling ko mas magaan to kaysa dun sa wake na seat post ko. So medyo nagka-problema lang ako kasi mahaba pala yung seat post para dun sa frame set. So dadalhin ko lang siya dun sa malapit na bike shop dito, walking distance lang naman. So ipapapantay ko lang siya dun sa lumang seat post na nakakabit dito sa bike. 400 sa 350 dito. Ah. So 50mm. Okay. Natapos ko nang i-setup yung bagong seat post dito sa bike. So sa next ride ko na lang i-check if meron bang naging improvement sa riding position ko. Anyway, thank you so much for watching. Please like, comment, and subscribe. And I'll see you soon, mga boss.